na kung saan na nagbigay ng another acting trophy kay Direk Eddie Garcia, si Direk Benedict Vique. Hi po, salamat po sa pagpunta and please support us. Please support the film. Thank you po. Okay, so meron kayo gusto itanong? Yes, ask yung mic. Oo. Yung mic. Asa na yung mic? Ay, Diyos ko. Okay, sa akin pala yung mic po. Ayan. Oo, diba? Ay, direct po. Direct, bakit po love you po? Bakit may tinasigo mo? Ano na yun? Bakit tatakpan ko nga eh? Bakit ba? Sinasabi ko eh. Nagmotor kagabi. Yan na. Lovely ko po. Tapos, sorry po, sino po yung ang isang tabong lovely to pa si E, tapos may dalawang to mas nasa penyang ganun? O dalawang maging mercy? Actually, ayaw pa namin rin yung kwento. Pero pag napanood niya, makikita niya kung bakit love you. Kasi ang ganda eh, yung love you too, maraming gusto sabihin. And actually, the title came from Kuya Ogie. Tapos instantly when he messaged it to us sa team, sa production, sabi, lahat kami parang, yan na, ang ganda. Kasi marami siyang gusto sabihin in terms of the story. Hindi lang siya gay story, marami siyang gusto sabihin. Long kong po to the right. Rom-com na family story. Ikaw ba, kid? Bukod sa magaling kang magsayaw, kaya mo ba magpatawa rin? At siya si Yen niya kilala sa dramatic act. Si Arlene eh, gamit. Sino talaga niya tanong mo? Lahat binanggit mo si after the kid, sasagot si Yen. Kasi dramatic actress, di ba? Tapos si Arlene, gamit niya rin yung pagko-COVID. Naging asawa mo na si Arlene eh, di ba? Papaong mag-asawa na kayong dalawa. Yun. Sa pagpapatawa, okay naman siguro. Bukod sa, siguro sa pagsayaw, acting na... Pero hindi ko pa natatry yung pagpapatawa, so, pero sana. So, malinig ka ba sa mga isang tatlo? Kaya Lassy, kaya Dyosa? MC? MC, oo. Paano ka dyan? Balita ko, kakaroon ka ng kissing si Saya, isa sa kanila. Kay Lassy. Kay Lassy, oo. Kaya Dyosa, kaya Dyosa. Eh, hindi na yan. Hindi pa namin alam ni Direk kung saan ako. Pero okay lang. Pero okay lang sa'yo kung saka. Cheesy pa. Cheesy pa? Okay lang, okay lang. Diba na naman si Trubala. Ayan, si Yen. Sinabi mo yan. Ako po. Sobrang saludo po ako sa mga komedyante. Lalo na sa mga komedyanteng bakla. Kasi alam ko, isa to sa napakahirap na trabaho eh. Hindi madaling magpatawa. Ako nga, sinubukan ako eh. Sa halik, joke ako ng joke doon, pero sobrang corny yung lumalabas. Sinusubukan ko. First time mo go mag-comedy? First time. First time kong gumawa ng comedy, kaya sobrang excited po ako. Kasi ako, parang inisip ko, ano bang susunod kong ma-i-offer after ng halik na sobrang heavy drama? So itong project na to yung perfect example. Ano pong bago may offer ni Yen Santos. Kasi hindi pa po ako nakikita mag-comedy. So, sobrang thankful ako na meron akong ganitong project pagkatapos ng hali. Kaya... So, sa tayo nang matatawa sa mga tao after mo magpaiyak? Nakakatawa yung tanong. Siguro matatawa sila. Oo naman, gagawin ko po lahat ng... Ito pa nga to, sobrang tatalino na tong mga to eh. Para kahit seryoso, pag sila yung bumanag, kahit seryoso sila, nakakatawa pa rin. So, baka naman mahawa rin po ako sa kanila. Arlene, ikaw, gamay mo na talaga yung pagpapatawa, di ba? Sa totoo lang, hindi naman ako nagpapatawa. Ewan ko ba't natatawa ang tao. Pero, thank you if you accept me that way. Maraming salamat. At continue kong gagawin ang aking kakayanan para mapasaya kayong lahat. Oh. Yung tatlo, tanong ko lang yung mga roles nyo. Ang role ko po dito ay ano, junior artist po ako ng parlor ni... Junior artist. Kaibigan din po ni Lassy.
po ang role ko rito, best friend ni Lassy. Sa salon din ako nagtatrabaho. At the same time, galing ako sa may kayang pamilya. Pero umalis ako doon at kinukup niya ako. Ayan. Ako naman po rito ang kuya ng lahat, ate ng lahat, kapamilya ng lahat. At ako rin nataguyod ang aking negosyo upang mapalago ito at alagaan yung mga tao na kapaligid sa akin. Ayun po ang aking role dito. Ako si Reggie. Pangalan ko naman si Elaine. Elaine, ano yung role mo? Ang role ko dito, best friend ako ni Yen. So, support niya. Thank you sa inyong lahat. Thank you, Mama. Hello po, Direk. Alam ko lang kung malang yung naging adjustment, syempre, from ML to Rockcom. Ano po yung... Actually, hindi yata alam yung mga tao. Ano? Actually, kaya ginawa ko yung ML because I was the head writer na On the Wings of Love, Born for You, Till I Met You, tsaka since I found you sa ABS. Actually, yung apat na rom-com ng ABS for the past 4 years, ako gumagawa. So that's the reason why I did ML kasi parang... And ever since naman, multi-genre ako eh. I've done horror, drama, I started with MMK. Tapos actually, lahat na lang klase nagawa ko na eh. Kaya it's a breeder, actually pati gay story, it's a breeder sa akin yung ML. Tapos ngayon, parang actually kaya ako ginawa itong project is maganda yung gusto nila sabihin. After all the laughs, the romance and drama ng story, pag napanood nyo, pag ito, ay masasabi nyo bang, ay, okay to ah, my heart yun ano. So actually yun, may maganda yung gusto nila sabihin. Which hindi muna namin yung review, pero maganda yung gusto sabihin mo kinikin. It's not your typical, ano lang. Actually, yung ganda ka eh, kasi nung when we were talking about it ni Kuya Ochi, sabi ko nakakatawa siya, pero may puso pa, which is rare. At maganda. Yeah. Thank you, Bob. Yeah. Ito ba yung una mong ikaw yung pinaka-deal? Ang pangalawa na po, yes po, ang pangalawa, hindi ko na po ito. Pero nasa yung pressure, siyempre, kasi ikaw yung pinaka-deal. Yes, pero kahit naman po may pressure ako, sobrang masaya po na meron ganitong project na binigay sa akin si Mama Ochi. Actually, nung pinipitch pa lang niya sa akin to, gusto ko na talagang gawin yung pelikula kasi ang ganda ng story. At sabi ko nga, hindi ko pa nagagawa yung ganitong klaseng pelikula at yung character ko dito sobrang malapit sa akin. Very ako. So ibang iba yung character? Yes, ibang iba po. Na kung ano nung manood nyo sa halip, sobrang kabaliktaran naman. Kung doon, napakabait ni Jackie dito, hindi. Lahat ng masama gagawin ko ng tita. Hindi naman maldita, pero may mga, yes. Yung character ko kasi dito, fighter siya, pero she's broken inside. So maybe ganong, feels. What made you say yes for this project? Since, di ba, drama ka, and this one is comedy, movie, may pagka-comedy. Ano yung nag-decide sa'yo na mag-yes dito? Ako po talaga, gusto ko talaga gumawa ng bago. Na hindi ko pa nagagawa dati. At ito na nga po yung perfect project para doon. Kasi hindi lang naman siya comedy, halo-halo na po dito eh. Baga, kung titignan niyo yung mga kasama ko, mga nagpapatawa, pero pag nagdrama to, yung kurot na to, sobrang sakit din. So, ang saya lang na may comedy, may drama, may kilig, lahat-lahat na nandito sa pelikula. So, sobrang excited po ako. Sana po ay supportahan niyo po itong pelikula na to dahil siguradong makaka-relate po kayo. It's a family story. Yes. Ano ba, nangyayin ka ba ng advice sa mga kasama mong komedyante? Since sa mga pagdating sa mga nakakatawa eksena? Ngayon lang kami nakita-kita lahat. Kaya sabi ko sobrang saludo kung mag-isip itong mga komedyante na to dahil hindi talaga madali yung trabaho nila. So excited ako dahil bukod sa magkakaroon naman ng bagong kaalaman pagdating sa comedy.
na makakasama ko to. Kasi mahal ko po talaga ang mga bakla. Ako, sa set ko sa date, sa standby area ko sa halik, puro bakla yung mga kasama ko. And sobrang good vibes lang sila at ang sobrang mga matatalino talaga. Ang sarap kasama. Ang sarap yung sarap. Ang sarap. Ang sarap sa kama. You're doing this well while you're doing halik. Yes po. Hindi naman nalang kasi sabay. Kasi sabay mo sila. Magsistart pa lang po kami mag-shoot eh. Pero magsasabay siya. And malapit naman na rin po kaming matapos. Before ano, sa lalang, when was the last time you said love you? Very mga concha. Love you too. At sino yung artista ba yun? Ang tagal kong sumagot kasi iniisip ko talaga kung kailan. Siyempre, napaka-safeful mo kung sasabihin ko sa nanay ko, di ba? Tama, go. Love you po. Kailangan ko hindi ako. Parang, sabi ko nga dito, tinanong nila ako kung single ako. Sabi ko, single ako. So, parang, ala, sobrang tagal na nung huli ako nag-i-love you sa, jowa. Kaya nakatagal. Inspirasyon ito. Inspirasyon ng story. Ito na. Ito galing. Hindi. Ano yun eh. Concept ko tong, ano, tong movie. Siyempre, meron akong anak. May misis pa. So, yung may anak ko. So, meron ditong scene na, ano, na tinukod ko sa... Tong buhay? Hindi, sa titik ko. Tinukod ko. Hindi. Natukod sa buhay ko. Tukod sa buhay ko. Kaya ano, katulad ng, kukwento ko ba? Naiinis ako, gusto ko ikwento. Hindi. Tapos ako nakikita niya itong tatlo na to, sila, nakakakita na kayo. Hindi. Silang tatlo kasi. Kaya nga, I love you too. Kasi siya, mahal niya itong dalawa. Siya, mahal niya itong dalawa. Siya, mahal niya itong dalawa. Lahat na mamahal. Nang hindi nila alam. Na dalawa pala ang mahal nila. So, hanggang doon lang direct, no? Ah, ay, Trisa. May Trisa. May God. Sino ka sa ako? Sino ka sa ako? So, yun, kumbaga, kaya I love you too, dalawa mahal niya, pero hindi alam ng isa, na dalawa pala sila. Sino ka kayo sa mga karakter? So, meron, may eksena rito yung lalaki na sasabi siya, bakit ka nagsiselos eh? Doon, hindi ka dapat magselos kasi magkaiba kayo. So, pwede ba sa akin yun? Yes. Sino kayo sa mga characters? Sino sa mga characters? Sino ako? Mukha pa ko sige? Ang layo na kay Yen. Hindi, pero hindi ko ito ano, life story ha. Yun lang, pero lang yung dukot sa buhay ko dito na pinagawa ko kay Lassy. Pinagbasehan. Oo, yung love scene nila. Kakatawin love scene nila. Kasi ganun naman ang sa tunay na buhay. Charot! O, kaya hindi dito yun. Oo, medyo kaabang-abang yung scene na yun. So, kung siya yung nangaabangan. Ha? Kung siya yung nangaabangan yung love scene. Oo, kung gusto niya mautulan. So, ay, hindi niya ano. Ano nga? Mautugan, mautog. Mautog, yung parang... Oh, anyway, so yun yung kwento. Kaya yung mga taong nakapaligid sa kanila, ito, best friend niya si... Ano? So, iiyak siya dito. Ito naman si Kit, ay nanay niya si Arlene.
So, mahal na mahal siya nung mga... Mahal na lang isa't isa. Hindi sila mag-iwalan kasi iniwan siya ng tatay niya. So, ito naman, lagi siyang... si Arlene naman ay laging bigo sa negosyo, sa pag-ibig, sa lahat ng pinapasok niyang racket. Bigo siya lagi. Pero, ang pinaka... At the end of the day, ang priority niya yung anak niya. Tsaka yung anak niya, priority din yung nanay niya. So itong si Dyosa saka si MC ang babali kay Lassy. So ang best friend naman ni Yen ay si Elaine. So yun. So yun yung mga kwento. Pero hindi namin, syempre hindi namin maikwento ng buo, no? Basta dito ay... Love you too. Basta love you too. Alam niya na kung bakit love you too. Dalawa mahal ko, pero hindi nila alam na pareho silang mahal ko. Last question ko na lang po, yung support cast, yung mga comedian, tsaka aside from the lead, para sa inyo, ano po yung experience or most unforgettable memory of loving two people at the same time? Nagmahal na ba kayo ng dalawa na hindi alam ng isa? O alam nila pareho? O isa lang nakakaalam kasi alam niyang pangalawa siya? Mag-asos. Magastos magmahal ng dalawa. Tutulay. Totoo. Magastos pagdalawa. Pero na-experience ko na. Kasi natuto na ako dati, dahil dati mag-isa lang minamahal mo pag iniwan ka ang sakit-sakit. So ngayon, nagdalawa na ako para kung hindi available yung isa, andun yung isa. Yun nga lang, magastos. Ay, todo kayo, ano makapakita? Ikaw, Dyosa. Naku, hindi pa po ako nagkaka-boyfriend. Oo, promise. Maganda lang po ako, pero gigigawin. Ganda niya yung gigigawin. Matamaka ng hitler. Hindi nga po. Pero nakatikat ka na ng lalaki. Ay, natatapos lang po kanina. Hindi pa po, pero... Ayun, paminsan yung isa. Walang boy ko na eh. Tikip na. Lassy. Wala pa rin akong dalawang experience, pero pagkasunod, meron. Wow! Ganit ako eh! Oo, yung ganon. Yung naman talaga, yung pag-alang nararamdaman ko na parang malabo na, pag ano ka na ng paribago, di ba? Yung ganon lang yun eh, buhay na bakla. Di ba, gusto natin laging masaya sa relasyon, kasi lagi kami nasasaktan, yun lang. Hindi, baka natin pa-opera na. Hindi kayo babae. Baka pa-opera lang to, chinachurot mo kami. Pinapalabas sa ating babae, kachurot-churot kami. Ano ba yung talo? Sila pala ko nagmahal. Ako, hindi. Ano, kasi yung first boyfriend ko, siya na rin yung napangasawa. So, one. Ako, he wasn't my first boyfriend, but I have been married to my husband for 22 years. Wow! Tapos ang movie na to, no? Sana nga. Yun na po ang laman ng dasal ko kahit gabi. Sana dumating na yung tao para sa akin. Mamahalin talaga ako. Ba't walang naliligo ko sa'yo ngayon? Alam niyo po, hindi ko na nga alam kung anong problema ko. May mga lalaki pa ba yung hinahanap ko? O babae na ba? Hindi ko na alam. Kasi parang makikipag-date. Tapos after nun, parang hindi napapansin. Parang
walang hinihintay ko talaga, sana makilala ko na siya. Kasi feeling is pretty. Ganyan ako. Maganda lang tayo, pero yung timing ko. Lassy, sino sa kayo sa meta?